What's up guys? Magandang umaga. Nandito tayo muli sa Kalamansian. At tayo ay mag-grass cutter ng damo sa loob ng sitawan. Yan. Ang mag-grass cutter muna ay si pare ako doon sa Kalamansian. Kasi tutukod ako pagka ako ang nag-rescate at bilis ang tawa. Bako. Grass cutter ng araw, ito ay mano-mano lang na dinadamuhan ng araw. Naroon na asan ko po yan, nakikidamo kami ng sitawan, yan ang palaya, tapos yung talong, ganun, okra, sili, mano-mano lang po na dinadamuhan. Ngayon ay grass cutter na na mas mabilis para sa manumano na pagdadamo. Kaya lang, ingat. Siyempre, matamaan yung tanimong gulay. Sayang. Kita na ngayon yung loob dahil sa malinis na, lalo na nga po kaya na nag-abot na yung talbos dito sa taas na yan, lalo hong lalabas yung bunga niya. Eh ngayon pa lang, oh, yun, dahil bunga, oh. Ngayon po ay Lunes, Merkulis po ang kitas ko nito, Merkulis. Gawin natin muna habang nag-grass cutter siya, to ay iaangat natin itong bunga. Yan, ganito. Iaangat natin para hindi tamaan pagka nag-grass cutter mamaya. Iaangat natin yung bunga. Kung maliliit, okay lang. Mahaba. Ayan, malaki na. Ayan,
tamaan ng grass cutter mamaya. Daing bunga, oh. Daing bunga. Bukas ay sa Miyerkules. Nakikita po natin kung gaano mapipitas na sa Miyerkules. Eh, iangat natin to. Oh. Yung bumabaloktot po kasi pagka tumukod na sa lupa. Saka tatamaan nga po ng grass cutter. Kaya kailangan itaas. Yung bumalik, dyan lang kayo. Ayan natin to. Miyerkules ang pitas po nito. Makikita natin kung gaano karami ang unang pitas sa Miyerkules. Kaya sa Miyerkules ay pupunta po tayo dito para saksihan, sabi nga, ang unang pitas ng sitaw. Hindi gano'ng iangat po kasi hindi inangat eh tatamaan ng grass cutter ay sira yung bunga. Wow.
Sakit sa balakang. Ayun, mga baluktot to. Sisira yung bunga. Hindi na iangat. Nung nakaraan po kasi itong lugar na to, sitaw din po yung itinanim. Kaya lang ang ginawa nun ni pare ay 2 beses lang atang pinapitasan dahil sa naghahangin na sira. Kaya ang ginawa nun ni pare ay hindi na pinapitasan. Pinagulang na lang yung bunga para gawing binhi. Kaya ganito po, ayan. Ito na po yung binhi nung nakaraan. Ayan, sino mo? Yung bunga. Kung hindi inangat, masisira. Talaga ang buhay ng magsasaka. Ayan, oh, ito ang ganda ng bunga, oh. Haba, oh. Haba. Shout out po sa mga mahilig din po sa gulay. Yan po, ito po ang bunga ng sitaw. Nakakadami, oh. Shoutout po muli sa mga yung palang po nakabukas sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sana po ay huwag kayong masasawa na panoorin yung aming channel sa pag-aalaga po ng gulay. Ayan. Nataling nga po ng sitaw. Yung sunod po ay sili naman yung aming itatanim. Tatanim po kami ng sili sa kaampalaya dun sa kabilang kabilang area naman.
driver ko po, maraming salamat. At sana po ay lagi kayong mag-iingat. At shoutout po muli sa mga tropa na nandiyan sa Canada. Nila kuya ninyo. Kaya Alvin Palimos at kay Boss Ryan, kay Algie Kabintoy, ingat, ingat Brad, gusto na ba? Ako nandito, dito na lang ako sa Pinas, ito ang trabaho, tatanim-tanim na lang ng gulay. Ayan. Alaga ng manok. Ayan. Yan po ang yun ang aking pinakaabalahan. Anim ng gulay at pag-alaga ng manok. Yan talaga eh, maedad na tayo eh. Hindi na tayo umbras abroad. Yan, dito na lang tayo. Ayan. Sa kabila. Sa lupa ay eh, babaluktot po eh. Kailangan iangat para humaba ng todo. Ang sitaw po kasi, mientras humahaba, maganda ang presyo. Pag maigsi, mura. Pag mahaba, maganda ang presyo. Meron po kasi yung tinatawag na pagka tinitinor, yung tinatawag na tinitinor po yung pinagsasama-sama yung maigsi at mahaba. Yung tinatawag na tinor. Pagka mahahaba, extra. Pagka maigsi, derlera. Parang ampalaya rin po yan eh. Baga. Kaya kailangan yung press mas mahaba, mas mahal. Parang ampalaya. Yung press mas mahaba, mahal. Mag-grass cutter nga po, ayan.
Ayun yung bunga sa lupa. Oh. E pag hindi natin inangat ito, tatamaan ng grass cutter. Sisira yung bunga. Saka isa pa, eh bumabaloktot yung bunga. Ayan, ito na yun. Sisira. Kaya kailangan nakabitin po ba? Mientras nakabitin siya, hahaba yung bunga. Kasi hindi siya tutukod. Nakakahaba siya ng gusto. Ayan, ito yun. Nakatukod na. May dulo. Nakabaloktot na yung dulo. Eh kung nakahayhay po siyang ganyan. Ayan, nakahayhay na ganyan. Eh, makakahaba ng gusto. Makakahaba siya ng gusto. Ayan, nakapalapot na. Ayan yung itsura. Para siyang buhok na kulot. Kaya kailangan ayan, sampa para pahaba. Mailabas pa niya yung haba niya. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Sarap po sa tumana. Fresh na fresh ang hangin. Tingnan niyo po yung kahapon. Ayan, nakita niyo yung palay. Berdin-berdin na siya. Ngayon po ay July. 3 months and a half. Aanihin po ito. July, August, September, October, ang ani po nito. Matapos-tapos po ang October, anihin po yan. Ayan yung bunga, oh. Ayan sa lapag. Oh. Obligadong iangat para hindi masira. So, tatamaan ng talim ng grass cutter ay masisira ang bunga. Haba ng bunga. Tasi ni iba. Pero okay pa naman po yan hanggang Miyerkules. At bago ko tapusin ito, ipakikita nga pala ako sa inyo. Yung pambulabog ng manok sa kaibon. Oh, ayan oh. Homemade gun. Oh, ayan oh. Homemade gun. Ibang klase po 'yan. Ang tubo niya ay PVC pipe. Bali ang nagpapatok sa kanya, ito. Yung tawag dito yung alcohol na nitrate ba yung tawag doon? Ayan. Yan ang pambugaw ni pare sa manok at ibon. Yan. Homemade gun niya. Pero babalahan po yan ng bala ng hole-in. Yun lang po, maliit lang. Dito na po ulit tayo sa ating sitaw.
bibili tayo ng sita. Ano na, silip lang ito sa homemade gun ng pare na paggugaw ng manok at ibon. Ang sira, oh. Uubod to. Kailangan pinipiga. May ganyan, oh. Andyan po yung uod, mga mahay. Mabaluktot na ganyan na dahon. Kailangan niyang pinipiga para mamatay yung uod sa loob. So, hanggang dyan na lang po muna ang may hatid ko po sa inyo na update dito sa sitawan ni pare. Ayan, kita nyo naman po ang bunga. Kung gaano po kakapal ang bunga. Mientras sa lumalayo po yan, tignan nyo ang bunga. Napakaraming bunga. So, hanggang dyan lang po muna. Maraming maraming salamat po. Sana po ay okay mong sasawa na follow at subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel para updated po kayo sa aming pagtatanim at pag-aalaga ng sitaw. At susunod nga po ay pagtatanim din kami ng sili at saka ang palaya. Maraming salamat at magandang umaga at ingat po tayo palagi. Bye bye.